Hello, ito po muli ang inyong Kuya B na bumabati sa inyo na isang magandang tanghali. Tanghali ang tapat, nandito po ako ngayon sa tabi ng mga kamatis ko. So, papakita ko po sa inyo ngayon na yung, kung natatandaan nyo, yung isang episode ko na tungkol dun sa lugar na pinagtaniman ng sitaw at saka ng okra. Nasabi ko tataniman ng pechay at saka ng ampalaya. Hindi ko na po napakita yung pagtatanim ng pechay tsaka nung ampalaya, pero papakita nyo po sa inyo yung natanim ko ng pechay at saka yung naunang batch ng pechay. So eto po, let's go. Ito na po yung first batch ng pechay na tinanim namin. Bali, 8 days na siya from transplant. So, malalaki na siya. Ayan o. Malago na. Ayan, diba? Dalawang kama. Ayan o. Kasi medyo malungkot to yung balita. Yung first batch ng pechay ko, mukhang hindi maganda. Kasi nagkaroon siya ng sakit. Natamaan siya ng peste. Tingnan nyo po, pakita ko sa inyo. Ayan o. Yan po, halos lahat ng kanyang dahon ay may butas. Ang daming butas. Yan o. Halos lahat sila mayroong butas. Lahat po yan, hanggang dito. Diba, tinanggal na nga namin dahon. Kala namin yung tutubong panibagong dahon, maganda. Pero wala rin nangyari. Pati sa kabilang kama, ganun din po. Ayan o. Daming butas. Nung tiningnan namin mabuti yung dahon, may nakita kaming kulisap sa likod na kulay itim. Tapos ni-research ko, nagtanong ako doon sa Kesereden ng Agrilenial. Kasi ang nakita namin kulisap, wala akong makita. Kulay itim na parang siyang pulgas ng aso na kung tawagin daw ay si beetle. Ayun, ayan, yan po, ayan yung kulay itim na yan. Ang bilis niya. Ito yun o, lumulundag siya parang pulgas. Parang pulgas ng aso. Sabi daw neem oil ang maigi. Ayan o. Yan po nangyari sa first batch na aming pecha na peste. Bali halos lahat po ng dahon niya. Ganun na nangyari. Hindi namin nalang kung makaka-recover pa. Gusto ko na nga pong bunutin at palitan ng panibago kasi oh, may panibagong punla na uli ako. Maganda naman. Dito sa banda rito, medyo madalang yung butas pero meron pa rin. Yan o, yung iba. Yan o.
Yan, yung iba. Yung nakabulabul yung ibang dahon, pero halos lahat. Halos lahat po ay may butas. Grabe. Failed ang aming first batch ng pechay. Wala kaming anihin. Meron po siya, nasa ano po ito, almost 500 na puno. Hindi po, almost, pinilang ko yung isang kama, nasa 200. Nasa 400 po na puno yung dalawang kama na to. Pero yung second batch po na tanim ko, natanim namin ang utol ko, ito. Ang ganda naman. Ito po yung second batch, medyo okay naman siya. Ang ganda naman ang dahon. Ano? Yan, okay naman, maganda siya. Bali ito ay 6 days na, 6 days from transplant po. Ito yung punla ko na nauna yung first batch niya, tapos ito yung sumunod na punla ko. So yan. Okay naman siya. Yan, wala naman butas yung mga dahon niya. So dito kami babawi. Tapos yung third batch ko, ito. Yan. Ito. Bali, ano na siya? 4 days. 4 days na siya natatransplant. Yan. Yung iba, medyo may butas na preno yan, oh. Dito sa parting to meron. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ito yung pinanggalingan ng punla. Ayan o, oh, namatay na yung iba o. Oh. Subukan namin palitan ulit ito. So yun po yung update ko rito sa pinagtanggalan namin ng okra na nasabi ko sa isa kong video na pechay yung ipapalit namin. So yan naman, nasunod naman. Pechay naman ang naipalit. Mukhang maganda naman. Tapos yung sa misitawan, di ba naman ito naman na ang papalit namin ay ang palaya. So meron na kami isang linya, hindi nagsabay-sabay ng tubo yung ampalaya. So ayan po. Yan. So meron itong 25 na puno itong first line, itong unang linya. Mestiza F1 from East West. Yung naitanim namin. So nagtayo na rin kami ng poste para sa posting kawayan. Yun, meron na rin doon para kapitan ng balag. Yung susunod na linya, tala namin dito sa to, sa gilid ng kamatis dito, kasi pagkat natapos na itong kamatis, ang palaya yung gilid namin. So yan. Mangyayari kasi parang mga sandaang puno ng ampalaya yung mapapalagay dito sa park na to eh. Kasama dito hanggang dito sa may kamatis na to at dito sa may papapatay na rin na bell pepper na to. So napitasan na namin to, so wala na siyang magiging bunga pa siguro. Yun po ang nangyari, anong nangyari doon sa sinabi kong plano na ang palaya tsaka pechay. So nasunod naman yung plano namin na utol ko, na pinagalisan ng okra ay pechay yung susunod, at sa pinagalisan ng sitaw ay ang palaya. So yun lang po.
Nakakalungkot lang itong pechay na first batch. Sabi ko good luck, ayan good luck nga. Failed. Siguro matitira lang itong part na to. Yan. Medyo lumapad din naman at hindi naman halos lahat ay butas ang dahon. So siguro matitira tong parting to. Tapos yung the rest, tatanggalin na namin, papalitan na ng bagong punla. Nagpahabol na po ako ng punla eh. Doon, meron na po akong punla. So, yun po yung papalit namin dito. So, yun lang po ang update ko dito sa tanim namin pechay. At saka yung pinlano namin na papalit sa okra, at saka doon sa sitaw. Kanina po, habang nag-harvest kami, may bumili ng upo, 2 piraso. Bali, 6 na piraso po itong napitas na utol ko. May harvest pa lang, may order na. Sarap daw kasi itong bilog na upo. Tsaka nahaaliw sila, ang ganda tingnan, para daw pakwan. Tapos harvesting kami na konti ang palaya. Kumuha ang utol ko ng gulay, yan. Kangkong, malunggay, tsaka yung talbos na ang palaya. So, huwag nyo rin sumonggo. Tsaka yun. Tapos ng konting kamatis. Tsaka yung bell pepper namin. Medyo maganda-ganda yung bunga. Kaso hindi nagkasabay-sabay. So ito yung harvest ngayong araw. Nakakatuwa lang kasi habang nag-harvest, meron na ma-order. Pag nakikita nila nakaganda sila sa bunga. So yun lang po. Update ko ngayong araw na to. So paalam na po ulit si Kuya B. Bye-bye.